Pinatay sa sakal ng sarili niyang ina ang 2 taong gulang na bata sa Bacoor City, Cavite. Mismong ang kapatid ng biktima ang nakasaksi sa krimen. Langumano sa droga ang sospek. Si Bien Manalo sa detalye. Rise and shine, Bien. Kalunos-lunos ang sinapit ng 2 taong gulang na batang lalaki matapos nasakalin at patayin ang kanyang sariling ina sa kanilang tahanan sa Barangay Talaba 1, Bacoor City, Cavite. Ang 25-taong gulang na sospek ay nakapiit na ngayon sa Bacoor City Police Station. Yung magulang ng bata, halos pinatay sa sakal yung anak niya. Halos 4 araw patay. Na-discover ng mga kapitbahay na dinala dito yung bata na halos ang sabi ng magulang namatay sa gutom. Pero autopsy, nagsumbong yung mga kapatid na pinatay ng ina sa sakal yung sarili niyang anak. Halos 4 araw na siyang patay. Yung mga laman-loob niya halos mabulok na. Lango umano sa droga ang sospek nang gawin ang karumal-dumal na krimen. Pero yung ina halos bangag sa gano'y sabog siya. Hindi siya wala sa ulirat yung ina. Nasaksihan din ng 6 taong gulang na kapatid ng biktima ang nangyaring krimen. Napag-alaman na noong nakaraang taon lang ay namatay din ang 3rd anak ng sospek matapos umanong madaganan. Nadaganan daw po yun sa pagpapadede ng ina. Tapos nakaitlip yung ina, hindi niya malayan. Yung anak niya pala is nadaganan niya sa pagpapadede. Matinding pighati naman ang nararamdaman ng lolo ng biktima sa nangyari. Masakit sa kabiubo kung namatay yung apo ko dahil sinakal niya. Yung panayawagan ko eh dahil nakulong lang siya. Yun na lang. Para mabigyan ng justice ang ano. Nangyarap eh. Baka pag nakalabas eh, kami naman ang tubigasin na. Tatlo pa yung, ano, yung anak nila eh. Tatlong bata pa ngayon na pag-desisyon na namin. Nakidali sa DSW yung 3 bata dahil hindi niya kahit pakainin yung anak nila. Pinakas na yung mga papeles para madala na sa center yung mga bata. Bien Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.